nakakangiti o nakakatawa. Alam niyo kung bakit? Ha? Masayang masaya yung mga Kibuloy Duterte vloggers. Kasi ang feeling lang, marami silang content, marami silang materyales para banata ng gobyerno, banata ng pulis sa ginawang raid nila at pagpapatupad ng warrant of arrest. Kasi hindi nahuli si Apollo Kibuloy. Kasi alam niyo bakit? Nababasa ko sila, may nagpo-forward sa akin ng mga video, ha? Ipinaaabot na nila kay Pangulong Marcos ang paninisi at paninira. Kasalanan daw ni Pangulong Marcos yung nangyari. Ah, magulo daw itong gobyernong ito. Wow! Again, yung kababawan ng kailang argumento, kababawan ng kailang kaalaman, sa kanila rin bumabalik ang kailang mga pinagsasasabi. Pag ba may kaso, korte ang may hawak, hindi executive department. Pag merong court order, ipinatutupad ng law enforcement agency yan. Yan ang division of labor sa pamahalaan. Hindi lahat ng galaw ay sa presidente. Nasanay kasi kayo ng 6 na taon kay Duterte. Si Duterte noon, lahat na lang kanya. Press release, interview, ambush interview, lahat na. Halos hindi nagsasalita yung mga cabinet secretary, pati pulis, wala na sinasabi. Lahat na lang si Duterte noong 6 na taon, di ba? Ang piling ni Duterte noon, kanya ang gobyerno, lahat sila nagsasalita. Kaya katakot-takot ang mga PI. Ay iba po ang style ng management ni Duterte kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, hindi po ako spokesman ng Malacanang, sinasabi ko lang, after 2 years na halos ng kanyang term, ay rule of law, pinapairal ang batas at nirerespeto niya ang galaw ng mga cabinet secretary at ng kapulisan at ng NBI. Yun naman ang tamang management. Huwag mong akuin ang lahat ng trabaho, ipaubaya mo sa mga taong ini-appoint mo at kinuha mo pa bilang katuwang ng gobyerno. Yun ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Ngayon, bakit nyo sinisisi kay Pangulong Marcos ang raid na ginawa ng PNP? Ang PNP kahit under ng Office of the President, ang may control dyan, si PNP Chief General Marvil at saka si Secretary Abalos ng DILG. Sa tingin ninyo, aabot pa sa Pangulo ang pag-uutos na ipatupad ang warrant of arrest. Kababaan ng argumento yan. Pag merong court order, pulis ang mag-i-implement niyan under PNP Director General. Hindi na kailangan ng utos ng national government or ng Pangulo. Isa lang yun sa basihan. Ay nililigaw kayo, nagsisigawan, nagsisingalong na halos ang mga vlogger. Patuloy ang paninira, meron daw harassment, meron daw di umano tanimbala, pero hindi nila dinidiscuss yung panggugulpi nila sa pulis na kinuuyog nila sa ibabaw ng fire trucks. Hindi nila dinidiscuss yung water, yung pinakawalang tubig galing sa fire trucks nila at binumbay yung mga pulis. Hindi dinidiscuss yan. Kahit SMNI, hindi nga pinapakita yan eh. Ang kamalasan itong kampo ni Kibuloy, yung mga kumukuha ng video na kailang mga member na nandun sa loob, yun ang kumalat. Kaya kahit yung nandun sa tamayong na may babaeng merong patalim, may itak sa bayawang, o ang nakakuha nun, video na galing sa loob, hindi naman pulis. Yung may mga pamalo at nanduduro na mga sap, video na galing sa loob ng mga member ni Kibuloy. Yung nangyari doon sa airport, katabi ng airport, yung kailang compound, yung mga video naglabasan na ginugulpi yung pulis, pinapalo yung pulis at sinilawan na napakalakas na ilaw, video na galing sa loob yun, hindi galing sa pulis. O, kayo mismo ang nagpakalat ng ganong mga video na akala nyo makakakuha ng suporta. Akala nyo makakakuha kayo ng paawa sa taong bayan dahil may mga video kayo inilabas na hindi nyo alam bumalik sa inyo. Kasi nakatalikod eh. Yung mga taong mga sibilyan sumusugod sa pulis. Yung mga photographer, yung kaya nagbibideo na sa likod ng mga sibilyan eh. Ayun yung mga member. O, di ba? Yan, hindi matalakay ng mga vlogger nila. Hindi matalakay ng SMNI kasi laglag sila ron. Ay nagkalat, kumalat na po ako. Ang dami kong video na ipinorward sa akin ng mga tao kung saan ang galing. Aba nga, sabi ko, bakit may itak yan? Bakit may mga kahoy yan? Bakit may tubo pa? Bakit nananakit sila sa pulis? Walang respeto sa pulis. Ay, ang pulis naman ay nagtatrabaho lang. Dahil nutusan ng court order. Ayan. So, kaya kung ito tinatalakay, huwag kayong palinlang. Maraming paawa ngayon. Maraming gimmick sila ngayon. Marami silang ginagawang mga statement. Gamit na gamit ng isyu niyan para makakuha ng simpati or suporta sa mga sibilyan.
Ang hindi nila alam, ang taong bayan ay matatalino. Alam nila ang rule of law. Alam nila ang proseso. At ang aking mga channel ay magpapaliwanag pa ulit-ulit ano ang proseso. Rule of law. Imbestigahan kung may komplenat. Pag may ebidensya, probable cause, ipail ang kaso. Pag naipail ang kaso at nakita ng korte, may probable cause, mag-iisyu ng warrant of arrest para bigyan ng pagkakataon na idepensa ang sarili ng akusado. At pag may warrant of arrest, ipapatupad ng PNP. Nandun na. Hindi naman sinabing guilty. Pag ikaw ba inisuhan ng warrant of arrest, guilty ka na? Hindi. Hanggat hindi nagtatrial at hindi natatapos ang trial, hindi mo malaman kung guilty o not guilty ang isang akusado. Pero ang pinapalabas ng kailang kampo ay argabyadong argabyado sila. Pinahirapan daw yung kindam. Pinahirapan daw si Kibuloy. Ang daw karapatan ni Kibuloy wala. Wow! Eh paano naman yung karapatan nung di umano ay biktima? Hindi nyo nakikita. Paano kung asawa mo yan? Paano kung anak mo yan? Paano kung apo mo yung biktima na di umano ay biktima? Wala siyang karapatan? Hindi nyo nasisilip yun? Yan ang galaw ng mga vlogger nila ngayon at ng kanilang mga anchor sa SMNI. Pagtakpan ang katotohanan, linlangay ng taong bayan sa kanilang paniniwala para idepensa ang kanilang amo. Pero hindi naman ho yan katanggap-tanggap. Dahil ito yung sinasabi ko at paninindigan ko sa aking opinion at interpretation, ito ang nangyayari. No one is above the law. Walang kinalaman ng Pangulo sa nangyari sa Davao at walang kinalaman ng Pangulo sa mga susunod na mangyayari pa. Kasi court order yan. Court decision yan. Hindi executive decision. Magkaiba yun. Inulit ko ha. Hindi executive decision ang pag-aresto at warrant of arrest. Yan ay court judicial court order. Court decision. Base sa kailang kapangyarihan. Lalo na yung judge na nag-issue nito. Ayun po yun. Okay? So, yung overkill na tinatawag nila, publicity lang yan. Paawa yun. Gusto yata nila pag ang police ay nag-grade eh. Walang baril, hindi na kainiforme, ay kalokohan naman yun. Di ba? Mahirap yan. Ha, di ba? So, iwas kayo, maraming pakulo, maraming gamitan, pero ang katotohanan, kailanman hindi pwedeng pagtakpan. Okay? So, dihabol natin, uy, nabalitaan ba ninyo? Grabe, minipad may forward sa akin ng mga picture. Yung ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga, aba, mga naka-uniforme, may mga uniforme ng People's Liberation Army. My goodness. Ano yan? Espiya ba talaga sila? May mga na-discovery na uniforme ng People's Liberation Army doon sa may Porac, Pampanga. Kakabahala yan. Sabihin, yung mga Pogo, ginagamit lang na prod. Talaga pala mga sundalo yan. Aba, eh tama lang yung sinabi ng Senado. Threat na sa national security ang operasyon ng Pogo. Kasi nahulihan na sila ng mga uniforme ng sundalo ng Chinese nandyan sa Porac, Pampanga. Delikado yan.